Paulit-ulit na tinatawag na World Champs ang koponan na SRG ng mga tao sa Malaysia, na kung saan marami ang tila hindi sumang-ayon sa pagtawag nila sa koponan na SRG. At isa na rito ang caster na si Mirko, na kung saan siya di umano ay hindi sumasang-ayon na tawagin bilang World Champs itong SRG, dahil unang-una sa lahat hindi pa naman sila nagkakampyon sa M-Series. Kasunod nito, pag-usapan rin natin yung patungkol sa mga TNC boys na siyang pasok na sa M6, na dito mong papapatunayan na yung mga players ng TNC ay hindi talaga mahihina, sadyang may isang koponan lamang talaga ang makakapag-unlock ng kani-kanilang tatagong mga lakas. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ako, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang naantay natin? Umpisa na yan. Tara, unang-una may pinaglalaban ng usapin patungkol sa koponan ni SRG, na kung saan noong laban kasi nila sa Todak, noong inilaglag nila ang mga ito ay paulit-ulit na sinasabi ng mga caster sa MPLMY na sila ay World Champs na matatawag. Ngayon, bakit nga ba tinawag na World Champs itong SRG ng kanilang mga casters sa MPL Malaysia? Ang SRG Kabatang ay nagkampyon noong nakaraang MSC 2024, na kung saan ang MSC ay mayroong partnership sa EWC, kaya nga umabot sa $3 million ang prize pool ng MSC 2024, na siyang pinakamalaking prize nga sa kasaysayan ng MLBB. Ngayon, tinawag nga nilang World Champs itong SRG nang dahil sa EWC, na ang meaning nga kasi Kabatang ng EWC ay Esports World Cup, na siyempre sila nga naman ang nagkampyon, kaya nakuha di umano nila ang titulo ng World Cup. Samantalang para naman kay Mirko, hindi pa rin sila matatawag na World Champs nang dahil nga ang MSC pa rin ang kanilang napanalunan, na iba pa rin dito yung World Tournament ng narong MLBB. Na kung iisipin mo, parehong may punto Kabatang, ano, yung dalawang panig. Dahil yung mga tumatawag sa SRG na World Champs, ang basehan nila ay yung EWC. Samantalang itong sina Mirko naman, ang basehan nila ay ang mismong M-Series ng Munton. Pero ito ang para naman sa ating sariling palagay. Ang Esports World Cup Kabatang ay isang foundation o foundation lamang na kung saan itinatag ito para suportahan ang iba't ibang mga laro na kasama na dyan ang larong MLBB. Ibig sabihin, yung pangalan na Esports World Cup rito ay ang pinaka nagsisilbing tawag lang mismo sa kanilang organization, na nabuo para suportahan ang esports ecosystem sa buong mundo, kaya sila mismo ang naglalagay ng mga naglalakihang prize pool sa iba't ibang mga tournament. At kung sasabihin mo namang bakit kasi ang MSC ang sinuportahan ng EWC at hindi na lang yung M-Series para naman sumakto yung pangalang Esports World Cup sa M-Series ng Munton, na siyang world tournament talaga ng larong MLBB. Ang sagot rito Kabatang ay dahil may sariling schedule na sinusunod ang EWC Kabatang, na sumakto ito sa MSC at hindi sa M-Series ng Munton. Ngayon, sa tunong na matatawag nga bang World Champs ang SRG, abay ang sagot ko para dyan ay hindi pa Kabatang, kung MSC pa lang ang kanilang nahahawakan. Unang-una, ang larong MLBB ang kanilang nilalaro, na kung saan may kategorya ang Munton sa paggawa ng mga World Champions. At ito nga ay sa resulta mismo ng M-Series. Parang ganito lang kasimple yan Kabatang. Halimbawa, sa pagpasok ng MSC 2025, hindi na sumuporta ang EWC sa larong MLBB. Halimbawa lang ha? Ibig bang sabihin nun, hindi na World Champs yung mananalo sa MSC 2025 kasi nga wala na yung EWC? Ganun lang kasimple ang sagot dun Kabatang. Kumbaga, matatawag kang World Champs sa mismong M-Series lamang, hindi sa MSC, lalong-lalo na hindi sa EWC, dahil nga pangalan lang naman ito ng kanilang org at sumuporta lang naman sila sa larong MLBB. Isa sa halimbawa dyan Kabatang ay yung The International lang larong Dota 2, na kung saan matatawag kang World Champs kung nakapag-kampyon ka na sa TI at
Kabilang itong Dota 2 ay suportado rin ng EWC na kung saan tinawag na naman nila itong Riyadh Masters. At kung World Champs ang pagkuha ng Riyadh Masters, abay nahiya yung mga TI Champs sa yun yan kabatang at pagtatawanan kanila sa ganung senaryo. Ibig sabihin si pagkakataong ito sang-ayon ako rito kay Mirko na talagang hindi po pwedeng matawag bilang World Champs itong SRG kahit pa itong nakaraang MSC 2024. Ay invited rin naman lahat ng mga team sa iba't ibang mga bansa na parang mala M-Series rin talaga. Pero hindi mo pa rin may aalis ng MSCI Mid-Season Cup lamang at ang M-Series yun yung pagkuha ng titulo bilang World Champs at pinakamalaking tournament talaga ng Munton sa larong MLBB. Kumbaga, kung may dapat kang pagbasehan ito mismo, yung larong nilalaro mo, hindi yung pumasok lamang sa laro na sumusuporta at nag-sponsor dahil may sariling kategorya ang larong MLBB para dyan. Pero sige kabatang, nais ko rin itanong syempre sa inyo na kung kayo ang tatanungin sa pagkuha nga ba ng SRG sa titulo ng MSC 2024 na suportado ng Esports World Cup, abi matatawag na nga ba silang World Champions? Aantayin ko ang mga komento nyo dyan sa ibaba ha? Pero ito yung nakakatakot rin na topic sa totoo lang dahil ganitong-ganito yung mga senaryo na baka pagkatapos ng M6, makahula pa yung SRG, malamang sa alamang ererebat nila rito yung mga salitang ngayon nyo sabihing hindi pa rin kami World Champs. Ganito o ganyan kaya minsan, salam yung masyadong ganitong topic eh, parang lumalapit sa kanila yung swerte. Pero oo nga pala, may ibabahagi nga pala ko sa inyo na natatandaan nyo ba yung naging interview o pag-uusap ng mga casters, players at coaches yung video nila para sa M6? Ito nga, ipapakita ko nilang ng bahagya pero konti lang ha para iwas copyright. Give us 2 months before M6 at Malaysia. I will beat them. Oh, okay. Yung coach na yan na nagsabing bigyan lang sila ng 2 months bago ang M6 sa Malaysia at tatadunin na diyan nila ang mga PH teams at marami pa siyang sinabi rito na hindi na natin iisa-isahin kabatang, okay? Pero nabalikan ko lang kasi itong interview na ito dahil laglag na si coach at hindi nakapasok sa M6 ang kanyang team na Fireflux Esports. Ganitong-ganito yung magandang halimbawa kabatang na hindi pwedeng ang focus mo ay nasa future na agad na hindi mo na napansin yung mga kalaban nyo sa kasalukuyan. Dahil ang nangyari tuloy, inilaglag sila ng S2G sa Grand Finals sa score na 4-2. Kaya sa pag-focus niya sa PH teams, ayun, nakalimutan na tuloy niyang kailangan pa pala nilang pasukin ang qualifiers. At alam nyo bang, yung tumalo sa Fireflux na S2G ay may PH import na coach na si Coach Pau, na dating NXP, yung kalaban ni Zico, abay nagawa niyang ilaglag ang FF. Pero itong Fireflux naman ay nasa wildcard pa rin. Nag-iba na lang sila ng pangalan, na mali mo naman pumasok pa rin sila sa M6. Kasunod nito, yung mga Caldag Boys ng TNC Pro Team ay magkakaroon na nga ng reunion sa M6 na kung saan ito yung nagpapatunay talaga kabatang na yung mga dating players ng TNC ay hindi naman talaga maihinang nila lang. Bagko sabi ko nga may mga teams lang talaga ang siyang makakapag-unlock ng kanilang lakas. At ang aking tinutukoy nga rito ay itong sina Innocent, Kram, Saksha, King Kong at Bentings. Nabiruin mo, lalaglagin lang sila si MPLPH pero ngayon nakatongtong na silang lahat sa M-Series. Kaya ba paisip ka kabatang kung halimbawang mabuo itong limang ito sa TNC Pro Team ulit na siguro mag-a-adjust sa mid lane si Saksha? Abay makakasabay na kaya sila sa lakas ng mga PH teams sa MPLPH? O sa tingin mo ba yung lineup na ito, banoo ng TNC Pro Team ay kayang-kaya nang magkampiyon ngayon sa Pinas kung magsasama-sama silang muli sa TNC Pro Team? Dahil sa tingin ko, ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa usapang Selangor Red Giants World Champs na sana malinaw na sa ibang nalilito dyan maging sa pagkuha ng mga Caldag Boys sa pangarap nilang M-Series. At nako po, wag naman sanang nang dahil sa topic na ito ay biglang maging World Champs talaga ang SRG. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Kwentuhan ulit tayo sa susunod ha. Hanggang sa muli.